Ang pinagtatanunan yung nangyari kay Vice Ganda at kay Juliana Pariscova. Si Juliana Pariscova ay winner ng Q&A ng Channel 2. Ng Showtime. Dun sa mismong show ni Vice mismo. Ganda. Sabi nga ng iba, nako, si Vice parang mali yata yung ginawa niya. Parang Frankenstein theory daw ang kanyang in-apply. Ginawa nila, sinira niya. Yun. At bakit nasabi yun at Vice Ganda? Hindi, kasi nga, meron siyang litanya sa Showtime na wala siyang binanggit na pangalan. Pero alam naman ng lahat ng nanonood at ang karinig na si Juliana yung pinariringgan. Di umano, sabi ni Vice, kanyang opinion, nakakaawa naman daw itong komedyanteng ito. Kapos na kapos pala sa buhay, kaya kumapit siya sa patalim bilang isang troll na at basher. Eh, unawain na lang po natin siya, sabi ni Vice. So, naroon yung panlalait, diba? Kargado yung kanyang litanya dahil umiwas-iwas pa siya pero alam mo naman ang mga Marites magaling mag 1 plus 1. Ganito naman nangyari. Siyempre ako boboses yan. Kasi baka kataray-talaya. Siyempre, ikaw nga diba? Kaya sa'yo ako Hindi, magkakatotoo po tayo. Dahil ang ginamit ni Vice Ganda na salita ay kapit sa patalim, binalikan po siya ng mga kababayan natin na nakikisimpatya kay Juliana. Ang sabi nila, ang tinutulungan yung maliit, ang binabangon yung maliit, ang binibigyan ng pag-asa yung maliliit. Hindi natin tinatapakan, hindi natin pinipintasan, lalong hindi sinisiraan. Ganon din lang ang ginamit mo, sabi kay Vice Ganda na mga bumalik sa kanya, kapit sa patalim. Hindi kaya ito rin ang dapat na iba to sa boyfriend mo o asawa mo na ngayon na si Ayon Perez na siya ay walang-wala, hirap-hirap, kaya kumapit din sa patalim kaya nakipagrelasyon sa'yo. Aray ko! Ang sakit-sakit! Gano'ng kasakit? Sakit! Napakasakit, Kuya Eddie. Anong po ito? Totoo. Kasi noon pa man sinasabi talaga na kaya daw na in love. Huwag natin husgahan, ano? May mga lalaki naman na in love talaga. Pero mas marami ang nagsasabi na kapit sa patalim si Ayon Perez kay Vice Ganda. Dahil alam naman natin na si Vice ay maraming pera. Pero sa away nitong si Vice Ganda at si Juliana, wala namang tinutukoy ng derecho itong si Vice Ganda na ikaw iyon, Juliana. Kumbaga, blind item yon. Habang hindi ka tinutukoy na ikaw yon, napatay kutom ka, na ikaw ay nangihingi sa chikas. Wala naman siya. Galing na po sa akin yun. Na kung ikaw ay mahirap, chorba chenis ka, habang hindi binabanggit ang pangalan mo, huwag mong angkinin. Dahil hindi naman lahat ay pumapabor kay Vice Ganda. At hindi lahat ng tao, kaibigan ni Vice Ganda. Malay mo, hindi ikaw ang pinariringgan. Okay, sasansalain ko yan. Sige, Ate Christy. Si Vice Ganda kasi, kapag ka bumanat, matagilid, pero kargado, alam mo kung sino yung pinarurunggitan niya, alam mo kung sino yung pinariringgan niya. At nagkataon lamang na itong si Juliana pa. Juliana. Pariscova. Pariscova. Okay. Kasi may Juliana Palermo. Isipin mo na lang, Ate Christina, nagkukuskus ka ng escoba. Pariscova. Yan, tuloy mo lang yun. Hindi, kasi nagkataon lang na si Juliana Pariscova yung parang ginamit. Oo. Ng pulahan. Doon sa Lenlen series. At nagkataon na si Vice ay kakamping. So, meron na naman itong issue na may pinanggalingan talaga. May issue ng politika. Kesyo, nakakaawa naman siya. Dati, nagpapajikas siya sa amin, sa aming mga magkakaibigan. Sabi niya, walang-wala siya, ijikas daw siya. Tapos, eto na nga, kumapit na siya sa patalim. Sumagot, siyempre, kay Direk Darlia, si Juliana. Totoo ba na nagpapajikas ka sa kanila? Direk, never ko pong ginawa. Lalo na kay Vice Ganda. Una, naiiya po ako. Although, may mga nagsasabi sa akin na humingi daw po ako ng tulong kay Vice. Hindi po kami magka-close. Anahiya ko. Noon pong kailangan ko ng pera na ipinopost ko dahil sa hirap ng buhay, nagtinda po ako ng mami at saka ng pares. Nagtinda rin po ako ng ukay-ukay para yung aking pangangailangan, magawan ko ng paraan. Hindi po ako nanghihingi sa kanila ng pera. Sigurado ka, sabi ni Director. Opo, Direk. Natural na saktan si Direk. Nakatrabaho niya kasi si Juliana. At saka Morley, diba? Tayo mga bakla, alam mo sa sarili mo kung ikaw yung pinatutubulan, diba? At saka tayo, alam natin lahat na siya yung kaaway nila dahil hindi nga siya kakulay. At saka, ang tingin pa ng lahat ng mga ibang bakla, siya yung nag-champion. Pero but never niyang sinama sa mga proyekto.
Ay, teka, tanong ko yan. Hindi ba champion siya ng Q&A? Oo. Ba't sa mga ano ni Vice, wala si Juliana? Oh. Bakit yung mga ano hindi lang? Kaya natatakot si Vice na baka si Juliana mag-takeover doon sa kanyang pwesto? Yun na nga, paano ba? Mm. Diba? Kawawa. May hamon. May hamon. Pero Ate Christy, si Juliana may dapat ipagpasalamat kay Vice Ganda. Ano yun? Una, pinansin siya ni Vice Ganda, hindi naman lahat ng bakla pinapansin ni Vice Ganda para tarayan o awayin. Ang isang baguhang artista, kapag inaway ka ng isang malaking artista, pag-uusapan ka. Good or bad publicity, still publicity. Eto, sa palagay mo ba, Ate Christy, kung isang ordinaryo lang ang Bumenga nagsalita ng labang kay Juliana Pariscova na yan. Do you think papansinin ni Juliana? Siyempre, meron doon na papansinin ko yan dahil Vice Ganda yan. Pag si Vice Ganda ang kinalaban ko, sumagot ako sa mga sinasabi niya, dagdag puntos ko yon. Okay, sasagutin kita. Lahat ng sinabi mo, ibabalik ko sa mukha ni Vice. Mm. Maganda o pangit na publicidad, sinasabi nila, it's still publicity. Mm-hmm. Hindi po totoo. Si Juliana ba nag-imbita sa light-lighting siya ni Vice Ganda? Mm. Si Juliana ba, hiningi niya ni kay Vice na laitin mo ko, suraan mo ko na magkapangalan din ako para magkatuwang yung ating kasikatan. Hindi ko gustuhin ng isang mahirap na naghihirap na nga gagawin pa siyang mukhang kaawa-awa ng kahit sino. Pero Ate Christy, kaya nga hindi sa pinangalanan ni Vice eh. Hindi, kaya siya hindi pinangalanan ni Vice. Duwag si Vice. Hindi Ate Christy. Duwag si kaya, Vice. Kaya siya hindi pinangalanan ni Vice dahil alam ni Vice na posibleng gamitin din siya. Ay bakit pa siya magsasalita kung alam pala niya na gagamitin kaya siya? Kaya nagsalita itong si Vice dahil parang sinasabi niya na ganito si Juliana pero hindi niya tinukoy na si Juliana. Si Juliana na lang mismo ang nagsabi at umamin na siya yung tinutukoy ni Vice. Morley, hindi si Juliana ang umamin. Ang ating mga kababayan ang nagsabi ang nang bash kay Vice na hindi mo pa diniretso ni si ano yan, si Juliana. Yun ang sinasabi ko. Pinakagilid mo pa samantalang kargado naman yung mga mensahe mo. Na dapat sana ang ginawa ni Vice, dinirekta niya si Juliana para mas bongga naman ang pagsagot kasi ni Juliana. Kasi nga, ayaw niyang banggitin ang pangalan kasi sisigat niya daw, di ba? Kukontrahan tayo, pero ang kinuha mo yung... Ate Christy, ang akin kasi dapat pinangalanan niya. Yun nga ang punto ko eh. Duwag nga siya eh. Pag di mo pinangalanan, natatakot ka. Eh di lalong kayaya itong nangyari ngayon, ang umalsa, mga kababayan natin, hindi si Juliana. Alam mo ito, pagka pinagbasihan natin itong issue na to, isa lang kauwiin ito. Bastos si Vice Ganda. Natatakot si Vice Ganda na baka isang araw may lumampas sa kanya. Oh, yun lang. Nakakatakot. Di ba? Kaya nga hindi niya pinangalanan, di ba Morley? Kasi ayaw niya kang sumikat eh. Di ba pag galit ka kasi, sikat ako, magkababanggit yung pangalan niya. Sasabihin ko lang, gusto kong sabihin, bahala kayo, pero alam nyo kung sino yung tinutumbok ko. At saka, si Vice Ganda ang klase ng sumikat na personalidad. Hindi siya papayag na may umabante kaysa sa kanya. Hindi siya papayag na may mas malaking artistang tulad niya na ipanganak. Kumbaga sa pag-alaman, bobonsayin niya lahat para wala siyang makatakot. Bobonsayin niya lahat yan. Ako mismo, paninindigan ko, bastos, Vice Ganda. Sabi mong bastos, sa paraan at kung paano. Hindi ko na kailangan isa-isahin, Morley, baka hanggang bukas mag-show tayo. Maraming pagkakataon na binabastos ni Vice ang kanyang mga kakontra. Pinakahuli lang yung kay Juliana. Maraming makakatestify. Maraming artistang hindi lang makapagsalita. Pero ganun na lang kung bastos ni Vice Ganda. Panapanahon lang yan. At meron pa akong naalala na iniyakan niya. Itong si Inday Garutay. Bakit? O diba parang nilait din siya ni Vice Ganda. Mm. So iniyakan niya. Yun ang parang sinabi ni Vice Ganda na hindi nakakatawa si Inday Garutay. Ay, ginawa kay Ate Gay. Sasalang na lang, binaril pa niya. Marami yan, Morley. Kaya yung hindi pinangalanan, yan po ay agimat ng nagtatago. Ang blind item, yan po ang armas ng duwag. Yun ang totoo dun. Tsaka kung talagang ano yun, hindi na siya magsasalita sana. Kung talagang ayaw niya talagang mapag-usapan, hindi niya na yun. Wala na siyang sasabihin. Alampasin niya na lang kasi ayaw ko nga, diba? Pero apektado kasi siya. Kaya siya nagsalita ng ganun. Kasi
panahon ngayon, daming fans ni Juliana, Miss Cova, kasi maraming taga-suporta yung ginawa niya ngayon. Balikan lang natin yung sinabi mong ang blind item ay armas na mga tuwa. Pero feeling ko, para sa akin, may mga bagay kasi na kaya dinadaan ito sa blind item o paiwas ay dahil meron siyang iniingatan. Maaaring ayaw niyang masaktan ng gusto yung isang tao na kanyang pinatutungkulan. Pero kailangan din malaman ng mata kung sino ito dahil ito nga ay issue. Big advice. Kung magsasalita ka at lalaban ka, dapat open. Mm. Open field naman ang labanan. Mm-mm. Ayaw mo palang masaktan yung tao, ba't nagsalita ka pa? Kung wala ka sinabi, walang nasaktan. Tapos. Kaya nga blind item, Ate Christy. Eh, sabi mo kasi, kaya idinaan sa blind item, ayaw niyang masaktan.